Hello, hello mga ka-Reker. Welcome back to my channel, Alan Reker Vlog. Araw po ng Miyerkules ngayon mga ka-Reker. Kauna-una ng pizza sa unang pasok sa buwan ng Pebrero. Pebrero 1. So, year 2020-23, first vlog. Mga ka-Reker, medyo pa isa-isa lang mga video natin, talo napaka-busy natin mga ka-Reker. So by the way, ang vlog na ito mga ka-Reker, dahil coding ko ngayon, tutulog lang tayo sa partner ko na magtitinda-tinda dito sa labas, dahil nagtitinda siya kung ano-ano mga pang-merenda dyan sa labas. So magbabala tayo ng mga itlog ng pugo mga ka-Reker. So ayun mga ka-Reker, ito babalatan natin mga first time ata tayo makapagbalat ng mga gatong itlog maliliit. Meron ding malalaki, ayan. Hindi ko alam kung ano na ipapakita ko sa inyo mga ka-Reker mamaya kung anong gagawin luto niya dito. Doon sa mga mabalatan na natin, ito sa mga ka-Reker. Mamaya ko lang sa inyo pakita kung ano yung mga paninda nito sa labas. Yun mga ka-Reker. Habang ako ay namamasada, siya naman dito nagtitinda sa mga kung ano mga pamerinda sa mga ano. Bali tatlo lang kami dito mga kaya sa loob ng bahay. Yung anak namin, papasok ng call center, ayan, parating lang. Si Mrs. naman, nagtitinda din sa labas. Maliban sa mga sari-sari store, nag-sideline siya ng mga titinda ng mga pamerinda, mga juice dyan sa labas. So yun mga ka-Reker, Ma'am Rosalind Darakop, nagbigay love shout out. Pakita ko lang sa inyo ma'am kung gaano kami ka-busy. Hindi talaga pasensya na, hindi kami makasupport-support ng ako. Kung makahinto lang ako sa sakyan, kung walang kaong maka, wala pang tawag sa galing sa pilahan, kaya makasupport ako ng may nagpe-premiere sa ating mga grupo. Ngayon kung nakatakbo naman ako, saka na ako pindot-pindot, kaya ako pag sinasabi ko nakatambay lang ako sa mga naka-premier, ibig sabihin tumatakbo na ako niyan, mahirap na ako kasi na maglagmaniho na panay katingin sa cellphone. Kaya pag sinabi ko nakatambay, tumatakbo na ako niyan kasi minuto lang kasi ang waiting namin sa terminal, tatawagin na kami. So ayan, ang umpisa natin sa pagbalat, ito, maliliit. Pasensya na po sa lahat ng mga hindi ko nasuportan na ano, hindi naman tayo nagpabaya, pero ang sitwasyon lang kasi natin, siyempre priority natin ang hanap buhay, kasi alam mo na sa mga gastusin nandyan parati. Ang pamasada ko naman, pag mga dili ka lang ng isang biyahe, malaki na rin ang kawalan. Kaya sinisipagan ko na makaaga na umalis, alas 4, ang balik ko niyan, alas 12 na. Kaya wala na talagang time ko sa yung YouTube channel ko, yung channel ko halos di na umuusad dahil wala talaga tayong time na mangingisda. So, sa mga makapanood ng vlog na to, sana maintindihan niyo kung anong busy ng ano namin, wala talaga kami mo. Yung pamangkin ko naman, malis na rin dito dahil ayaw natang ma-disturbo. Kasi ito, nandun sa kabilang bahay, sa lahat ko, wala naman silang ginagawa, pero ayaw at ang motosan. Kaya kami-kami na lang ang nandito, tatlo ay yung anak namin. Full center naman siya, kaya tulog sa ano, sa gabi magtatrabaho, magdating tutulog na. Si Mrs. nagtitinda mga sa sari-sari store niya, tapos ito mga sideline niya, kaya talagang busy-busy, hindi maka ito ngayon coding ko, kaya nagpatulong ay sa dito ko nalaman na kung gaano pala siya kakabisi sa dito sa bahay. Sabagay, maganda naman to, may mga kakatulong sa kunting ano sa panggastusin sa bahay.
Dati siya yung nagsusupport sa mga nag-PLS, mga nag-live, mga nag-premiere. Pero paano siya makasupport kung ganito na magkabisi pala ang trabaho niya dito sa bahay? Kaya pasensya na kayo ha, yung mga hindi namin napuntahan ng misis ko yung ano, ng mga nag-premiere. Bahala lang kayo kung mag-support kayo, kung mayroon akong upload, okay lang. Kasi naintindihan ko rin yun na pagpupulong ko sa inyo, hindi ka rin na parati. Okay lang, nandito tayo sa trabaho na hanap buhay natin. Basta ako, nandito lang ko sa inyo parati. Kung may time ako, alam naman yun, kapag kahit may time ako, nandyan ako sa channel nyo. Kaso lang, pag wala talaga, ayun lang, ano, minsan wala din akong load. Tulad kahapon, nagpa-load ako. Ay walang dumating pala, busy si Mrs. Kaya ito, coding natin, tutulong tayo sa kanya. Kaya ito, pakita ko sa inyo mamaya para hindi mahaba may yung video. I-stop ko muna ito at pagkatapos ito, papakita ko sa inyo yung mga gagawin ni Mrs. sa labas. Babay-babay muna. So yan mga ka-raker, nakatapos na tayo with a few minutes lang. Nakatapos na tayo ng 50 piraso ata to. Isang mayroong 5-6 na malalaki at 50 piraso itong maliliit. Ayun. Ngayon ko lang nalaman ang pagbalat technique pala nito. Durug-durugin mo na para mo ano mo siya, i-mold mo na siya sa kamay para hindi magaw tipak-tipak. Dumi na sisira tayo pero siyempre hindi natin alam. Tapos ito, yung paunti-unti lang mga kareker para dali din mo boss at no, kapag ano siya makapaggawa pa siya pa ng ibang gagawin dito sa bahay. At marami pa tayo ito lulutuin pa. Makikiam na ito mga kareker. Meron pang iba ata doon sa labas. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi pa tayo nakapagkapi. Kagigising lang dahil coding pag coding. Medyo buhabawi tayo sa gising. Gising natin mga nasa 7 higit o pataas. Kaso lang, ginigising ako dahil marami pa siyang nagpapatulong. Magagawa pa tayo ng ulam. Saka, ano pang gawain din sa bahay. Pagkuding mga kareker, kung ano yung magagawa natin sa bahay, saka lang tayo nagkakalikot kasi wala talaga. Pagdating, higa, alas 12 ng gabi. Alas 4 ng madaling araw, gising, alis. Kaya, ang bahay namin, walang asikaso, puro kalat. Kasi puro si Mrs. busy sa tindahan. Malamig na. So yung kape natin mga kareker, sa labat lang parang alis sa lamig ng katawan dahil gawa nga ng puro lamig na ng katawan natin. Hindi na tayo nagkakape ng mga ibang kape. Sa labat lang. So ayan, may pangdagdag pa siya na ano? Ang tagta? Squid ball. Kikiam. Naubos naman ito mga kareker. Yun nga, tsagaan lang. O di rin tayo pwede magtinda ng marami kasi sayang naman pag di naubos. Para bang ikatula lang kung anong gano'ng karami yung o gano'ng naubos, gano'ng karami yung naubos sa buong maghapon. Minsan, naubos ang may natitira kunti, pangkain na lang din namin. So, ayan mga karigan. Enjoy for watching. Dami pa tayong ipapakita mamaya. Salamat. So ayan mga kareker, pagkatapos natin magbalat ng itlog, maghiwa, magluto ng sa tinola, hindi lang natin nabibidyo, maggayat ng mga panakot, dahil coding nga ngayon mga kareker, dito naman tayo sa kama ko mga kareker, kama namin na yung partner, mayroon kaming nabili, hindi na rin natin na-unboxing, dahil masakit yung mga nagpapawis yung likod namin mga kareker. Kahit minsan naka-aircon kami, naka-electric pan. Ayan, electric pan. Ayan, ito electric pan. Pero nagpapawis pa rin ang likod namin mga kareker. Minsan sa leeg, nag-stiff leg. Kaya naisipan namin na bumili ng ganitong foam. So ipakita ko sa inyo. So ito mga kareker, dahil
coding lang tayo, magkakaroon ng pag-aasikaso dito sa bahay, sa makalat nga yung bahay namin. Si Mrs. nagtitinda sa labas. So ito, nabili namin. Unboxing ko na rin. Ayan, kade kararating lang. So ipapalit namin itong mga kareker dito sa kama namin. Siguro ito makakatulong na hindi ka na magpapawis ang likod dahil para siyang lagayan ng itlog. May mga air pocket na sa ilalim na ano, parang hangin. Pero hindi siyadong lapat yung likod mo sa plain na kama tulad nito. Okay, so ipapatong ko lang itong mga kareker. Malaki siya. Mabawasan pa to. So ayan, itong asikasuhin ko ngayon mga kareker. So ayan, tulungan niyo ko sa pag-ayos mga kareker. Deliver to galing sa Shopee. Pero hindi to mga kareker ang ano, kung mayroon pang isa dito na from Japan, made in Japan, na malambot ng balos, soft na soft talaga. Ito siya, hindi masyado, pero subukan ko na lang to. Baka pwedeng ito na yung, baka pa pwede na siguro to. So yan mga kareker, ilalatag ko lang. So yan siya mga kareker, medyo malapad. May excess siya ng mga sa 1.5 na tawag ito, mga 7 inches, 8 inches ang excess niya from sa dating foam. So ang gagawin natin mga kareker, hanap tayo ng stripping knife o gunting para ma-fit siya sa pangbalot niya, sa bedsheet niya. So ayan yung mga kareker, medyo sarap siguro ito higaan, hindi magpapaw siya likod mo. So try ko nga ito mga kareker. Ayan, sarap sa likod, parang may tumutusok-tusok. So ayan mga kareker, subukan lang natin to, kung baka maganda to pag may mano na. So pag ayan, ayan si ano, naglalaro na si Lim. Si Lim, halika si Lim. Ay mga kareker, pag tinatapik yung tiyan ko, lalapit eh. Papatong to sa tiyan ko eh. Si Lim, asan ka na? Ayan mga kareker, oh. Ayan, lumapit na. Ayan. Ayan, pag nagkamot to, dadapa to sa tiyan ko yan. Kamot-kamot. Sarap na higaan natin mga kare, ano, silim. Sarap na higaan natin ang silim. Wala, natatakot. Ano bago? Lalalalala. Wala, ano bago? Nagtatakbo-takbo. Ayan. Silim, iba na? Dito. Ayan, good girl. Ito yung mga kareker. Laging nakatabi ito sa pagtulog. Pag bumangon ako, alas 4, alam niya, kainan na niya. Gigisingin ka na niyan. Magnyaw-nyaw na yan sa, dito sa tiyan ko. Ayan. Ang bait si Lima. Bata si Lim, ayan, nahiga na sa tiyan ko mga kareker. Ganun ang gawain niya mga kareker. Pakamot, higa sa tiyan, mabuka ka. Ayan, mabuka ka, ayan. Ayan, ayan. Mabuka ka. Ito. Gusto niya pakamot lagi sa ulo. Sa liig. Pag sa liig naman, titingala atas niya. Ayan, oh. Ayan, makakamera ka. Naka-vlog kami si Lim. Silim, naka-vlog ka silim. Ayan. Sarap ng kamot. Ayan, yung mga ano niya, kirkir. Pag alam na niya may mihiga na sa kama, yan, tatakbo na kagad yan. Nangunguna pa sa kama, yan. Ayan. Ang galing ni Silim, ha. Higa ka rin dito, Silim. Bago na ni Bago. Ha? Ayan. Sige, punta tayo sa... Ano? Babangon natin si Lim. Try lang natin to. Dito, try lang natin. Ayan. Ha. Go. So yun mga kareker, ito yung mabawas natin.
So, ito yung nabawas. So, yan, ganyan na kalaki yung ano niya. Yan. Sa sukat lang. So, yan, lalagyan natin ng bedsheet. So, ayan mga kareker. At tapos na tayo sa paglalagay. Ayan na yung, ito yung excess niya. Saka, ang excess ng isa, nilagay lang natin dito sa pangunan. Ito, nandito, ganong kalapad. Tapos ito yung pinoto natin isa. So, ayan, no, mayroon na siyang parang bukol-bukol. Ayan mga kareker. So, ang live ko mga kareker, ganyan lang. Dito lang nakalagay kasi mayroon ng gamit yung computer ko. Ayan. Mayroon ng gumagamit yan. Kaya, ayan. Tama na. Tapos na. Nataglan natin itong mga unan ko mamaya. So, ayan mga kareker. Doon tayo sa labas. Paninda naman ng misis ko.